ay Enero 22, dinadalaw tayo ng Espiritu. Kung kahapon ay ating po na pag-aralan, nasa kalagitnaan natin ang banal na Espiritu kumikilos sa bawat isa sa atin. Ngayon ay dinadalaw tayo ng Espiritu. So halina, tignan po natin ano ang pagkakaiba nito kahapon. Ang ating pong key text ngayong umaga ay sa Efeso 1:13. So ibig sabihin, nagbago yung key text. Pero tignan natin yung mensahe, yung content. Sabi dito, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So narito po ang sinasabi ng Biblia. No? Ang mga nakarinig ng salita ng Diyos at naligtas sa mabuting balita o sa biyaya ng ating Panginoon ay sasampalataya sa Panginoong Diyos. Ano po ang itinatatak sa atin? Ang ipinangakong banal na Espiritu. Ibig sabihin, talagang dinadalaw tayo ng ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi dito sa ating devotional, tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng malalim na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Nabuksan sa ating harapan ang karakter ng gawain ng pagdalaw ng Espiritu ng Diyos. Buksan sa harapan ko ang panganib na kalagayan, kalalagyan ng mga kaluluwang dinalaw ng ganyan. Dahil pagkatapos nito ay kailangan nilang harapin ang mas mababangis na pagsalakay ng kaaway at ipagpipilitan sa kanila ang kanyang mga tukso para ipawalang bisa ang mga ginawa ng Espiritu ng Diyos. At maging dahilan para ang mahalagang katotohanan na inilahad at sinaksihan ng banal na Espiritu ay huwag malinis at mapabanal ang tumanggap sa liwanag ng kalangitan at sa gayoy maging dahilan para hindi malwalhati si Kristo sa kanila. So dito po mga kapatid, ano? Bakit kailangang dumalaw, gumabay ang banal na Espiritu sa atin? Dahil po ang kaaway ay parang liyong umuungal na talagang gigibain yung lahat po ng mga natutunan natin sa banal na kasulatan. Yes po, kahit nagbasa po tayo ng Bible, po pwede itong sirain ni Satanas sa isipan natin kung tayo po ay hindi po sasamahan at dadalawin ng banal na Espiritu. Pero pinaka-good news dito, mga kapatid, dinadalaw po tayo ng banal na Espiritu. Kaya po ang ating Panginoong Diyos ay talagang gusto niya na maging secure tayo. Kasi bawat araw, pwede tayong alisin, maalis sa pananampalataya sa Panginoong Diyos kung wala ang pagprotekta sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, nakaka-decide tayo sa panig ng Diyos. Kasi po, ang banal na Espiritu gumagabay sa atin. Dinadalaw tayo ng banal na Espiritu. Kung hindi po tayo dinadalaw, wala. Ano? Madadala lang tayong muli sa paggawa ng kasamaan. Kahit na ikay lagi nananalangin at nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi yun magiging sapat kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu. Sabi dito, ang panahon ng malaking espiritual na liwanag, kung ang liwanag na iyan ay hindi iningatan at inaksyonan ng buong katapatan ay magiging panahon ng katumbas na kadilimang espiritual. So dito po, no, ang espiritual nating buhay, hindi po ito one shot lang. Ibig sabihin, hindi lang ito once a year, hindi lang ito once a week, kundi ito ay everyday na nire-renew yung ating pong espiritual na buhay sa ating Panginoong Diyos. Dahil po kung wala, kung hindi, ang sabi po dito, yung panahon na maliwanag yung ating espiritual na buhay, darating ang panahon magiging madilim ang ating pong espiritual na buhay. Bakit? Eh kasi hindi natin iningatan yung ating pananampalataya. Hindi natin iningatan yung ating pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin iningatan yung pagiging isang Kristiyano. Ang kailangan pala ay ingatan natin ang ating buhay mananampalataya para hindi magdilim yung ating espiritual na buhay. Sabi dito, mapapawi sa isipan ang impresyong ginawa ng Espiritu ng Diyos. Papaano kung hindi pinahalagahan ng mga tao ang banal na impresyong iyan at manatili sa banal na lugar ay mawawala sa isipan? Kaya pala, marami ang mga nakapakinig ng salita ng Diyos. Marami ang taho ng tango na sila'y nakaintindi
sa banal na pahayag ng mga katotohanan sa Biblia, pero kinabukasan sa susunod na week, nakalimutan na ang salita ng Diyos. Noona lang nagsimba, una lang sumamba sa Panginoon, pero nung mga sumunod, nawala na. Bakit? Hindi pinahalagahan ang gawain ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. No, may mga ganyang tao, hindi pinahalagahan. Isinusubo mo na hindi mo pinahalagahan. So, sa kanino may pagkakasala? Merong pagkakasala sa ating tao na. Bakit? Kasi nagpabaya tayo. Nawa, walang ni isa sa atin ang magpabaya sa pananampalataya. Ano? Walang ni isa sa atin ang hindi mapahalagahan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At lalo na, dapat pahalagahan natin ang paggawa ng banal na Espiritu sa ating pumbuhay. Yung mga gustong sumulong sa espiritual na kaalaman ay kailangang tumayo sa mismong tabi ng bukal ng Diyos at uminom ng paulit-ulit mula sa mga balo ng kaligtasan na mabiyayang binuksan sa kanila. Opo, katulad lang po yan ng pagkain natin araw-araw, pag-inom natin ng tubig araw-araw, kung gusto mong manatiling buhay, kumain ka araw-araw. Diba? Uminom ka ng tubig araw-araw. Yan ang kailangan ng tao, basic needs yan eh. So sa ating pong spiritual na buhay din, meron din basic needs. Kailangan pala paulit-ulit na tayo'y makikinig salita ng Diyos. Kailangan pala paulit-ulit tayong tatanggap sa ating Panginoon sa kanyang yung pagligtas sa atin. Dapat pala pinakakain natin ang spiritual na buhay natin ng mga kabanalang gawa ng Panginoong Diyos na nababasa natin sa banal na kasulatan. Hindi pala dapat tayong mawala doon sa koneksyon ng Panginoon bawat araw. Ano, may mga doktrina ngayon na once saved, always saved. Save, isang beses lang. Pag naligtas ka ngayon, ligtas ka na everyday kahit anong gawin mong kalokohan. Well, yun ang sa extreme side. Pero hindi yun ang sinuturo ng banal na kasulatan. Ang tinuturo po ng banal na kasulatan, kung gusto mong mapanatili na ikaw ay spiritually healthy, kailangan araw-araw konektado tayo sa Panginoong Diyos. Katulad ng pagkain natin para tayo ay masustain sa buhay natin ito. Ganun din sa ating spiritual na buhay. Kasi posible pala na yung ipinaalala ng banal na Espiritu mawala sa ating isipan. Posible pala na tayo ay nananampalataya sa Panginoong Diyos, mawala tayo sa pananampalataya. Kung mapuputol yung connection. No? Kailangan pala yan, nire-renew bawat araw, fresh everyday. No? Parang bagong paligo lang. So, ibig sabihin, nire-renew natin yung spiritual natin buhay. Sabi dito sa 6:36 ng John, hindi nila dapat iwan ang pinagmumulan ng pamatid uhaw, kundi patuloy na uminom ng tubig ng buhay na may mga pusong nag-uumapaw sa pasasalamat at pagmamahal, sa pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Subalit, sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, ngunit hindi kayo sumasampalataya. Yan ang nakakalungkot dyan. Ang ating Panginoon, willing na magbigay sa atin ng tubig na kailanman, sino mang uinom ng tubig ng buhay na ito, hindi na mauuhaw. Hindi na magugutom ang kakain ng tinapay ng buhay. Pero ang nalungkot ang ating Panginoon, kayo ngayon na nakikita ako, na nangangaral, sabi niya, hindi kayo sumasampalataya. Buti pa, sabi doon sa John chapter 17, John chapter 20 verse 28, nasabi doon, mapapalad ang mga hindi nakakita pero nanampalataya. Eh, kaya lang kayo nanampalataya, eh kasi nakita niyo ako. Pero yung mga Kristiyano sa susunod, hindi nila nakita si Jesus, pero nanampalataya, mas mapapalad sila. Kaya lang, sawing palad naman, yung mga taong nakakita kay Jesus, pero hindi sumampalataya. Mas masahol pa sila sa mga hindi mananampalataya ngayon. Kasi, hindi naman nakita, kaya hindi sumampalataya. Pero noon sa panahon na yun, nakita na nga, hindi pa sumampalataya. Kaya hindi sapat yung sabihin mo na, ay, tsaka ako mananampalataya pag nakita ko na si Jesus. Kasi nga sa panahon nila, kitang-kita naman nila si Jesus, pero hindi sila sumampalataya. Yan ang nakalulungkot dyan. Ito'y literal na natupad sa kalagayan ng marami, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng mas malalim na pananaw sa katotohanan sa kanyang karakter ng kaawaan at kahabagan at pagmamahal. Pero pagkatapos na maliwanagan ng ganyan, sila'y tumalikod sa kanya sa kawalang pananampalataya. Ibig sabihin, meron talaga nagba-backslide. Ano? Yung pong
irresistible grace na doktrina na hindi mo mariresist yung pagtawag ng Diyos na ikay iligtas. Hindi mo mariresist yun. Kasi ang Diyos ang tumawag sa'yo para maligtas. Yun yung doktrina eh. Pero sa Biblia po, sa 1 Peter, merong tinatawag na backsliding. No? Na ikaw nakapunta ka na doon, tinanggap mo na yung kaligtasan, tumalikod ka pa, yun yung backsliding. Hindi po, wala po sa Biblia yung irresistible grace na pinipilit na ikay maligtas. No? Wala kang magagawa kung gusto kang iligtas ng Panginoon. Walang ganun sa Biblia, mga kapatid. Nasa desisyon pa rin natin. Actually nga eh, ang irresistible grace doon, eh, yung iniligtas tayo ng Panginoon, lahat ng tao iniligtas ng Panginoon, pero nasa sa tao kung tatanggapin niya yung kaligtasan. So ang Panginoon, yung biyaya niya, malawak, malalim. Hindi natin yung mapipigilan. Yung malawak na biyaya ng Panginoon. Kahit sino pwedeng tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Yan ha. Yan yung pagkaunawaan ko dyan sa irresistible grace na yan. Kung sa Biblia natin pagbabasihan, ang biyaya ng Panginoon hindi natin mapipigilan na lumaganap. Pero, magiging effective lang ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin kung tatanggapin natin at sasampalatayanan yung pagliligtas ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Kasi kung hindi, hindi rin po magiging effective yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin kasi ayaw natin tanggapin. At may mga tao naman na tinanggap na nga yung biyaya ng Panginoon, tinanggap na yung kaligtasan ng Panginoong Diyos, yung pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Pero sa panahon, pero may mga panahon naman na sila'y tumalikod at nag-backslide. Ngayon ang tanong, kaninong fault yun? Sa nag-backslide po. Bakit? Eh kasi ginawa naman ng lahat ng Panginoon ang lahat ng bagay eh. Para tayo sumampalataya sa Kanya eh. Ginawa naman ng Panginoong Diyos ang Kanyang best, ang Kanya pong part para tayo ay maligtas. Pero ang tao ang siyang talagang tumalikod at nakalimot sa ating Panginoong Diyos. So yun ang nakakalungkot dyan. Kaya sabi dito, nakita nila ang malalim na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ngunit pumasok ang mga mapanganib na tukso ni Satanas. Kaya ano nangyari? Nasadya namang dumarating palagi pagkatapos ng panahon ng revival. Hindi sila nakipaglaban hanggang sa dumanak at dugo na nakikipagpunyagi sa kasalanan. So dito po mga kapatid, ano, ang revival po ay ginagawa natin taon-taon. Meron tayong week of prayer, taon-taon mga kapatid. Minsan pa nga sa church, 2 beses ang ating pong week of prayer. Napakaganda nun. Pero hindi tayo dapat na maging kumpiyansa. Sa panahon kasi na tayo ay kumpiyansa, yun yung panahon na sasalakay ni tayo ni Satanas. Pero during revival, eh malakas ang depensa natin dyan. Pero pagkatapos ng revival, pagkatapos na makapakinig tayo ng salita ng Panginoong Diyos, kapag tayo ay nagpabanjing-banjing, ay siguradong sasalakayin tayo ni Satanas. At sabi dito, baka dumating ang panahon na ano po, na matangay tayo ni Satanas. Kahit na ikay nasa Panginoon, kung ikay magpabanjing-banjing at lumiban ng pagsamba, lumiban ng panalangin, lumiban ng pagbabasa ng banal na kasulatan, sabi doon ay dahan na kantugo, yung spiritual blood. Ang ibig sabihin, nasa gitna pa kasi tayo ng malaking tunggalian eh. Hindi pa tayo pwede mag-at ease. Oh. Karamihan ng mga kwento sa Biblia, yung mga malalaking kaharian, sila ay nasasakop dahil sa panahon na sila ay hindi handa. Katulad ng Babylonia, sila ay nasakop ng Medo-Persia sa panahon na sila ay nagsasaya. Sa panahon na at is sila at walang pang-alim, relax sila. Pagkatapos ng training ng sundalo, nag-relax, doon sasalakay ang kalaban. At maraming bumagsak na mga kaharian. Kaya po, tayo bilang spiritual naman, tayo ay bilang isang mananampalataya sa spiritual world, sa malaking tunggalian na ito between God and Satan. Mga kapatid, hindi tayo dapat magpabaya sa ating pananampalataya. Dapat dire-diretso yung pagbabasa pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi anytime na tayo ay magliwaliw, manghina, at mawala sa pananampalataya ng isang beses, yan yung chance ni Satanas na sakupin tayo at mapawala tayo sa pananampalataya na ito. Yun po. Kaya po talagang, kung dinadalaw tayo ng banal na espiritu, grab natin yun mga kapatid. Patuloy tayong manghawak sa Panginoon. Huwag na tayong bumitaw sa ating Panginoon.
talagang huwag tayo magpakumpiyansa, wala pa tayo sa langit, nandito pa tayo sa lupa. Hindi dapat tayo magpabanjing-banjing, ay, hindi mo na ako sasamba ngayon kasi malaki naman ang ginampanan ko sa fellowship na yan. Ako ang gumawa ng program. Ako ang may running part dyan. Lagi na lang, tuwing araw Sabat. Ngayon, hindi mo na ako sasamba sa Panginoon. Hindi mo na ako pupunta ng church. Total naman, marami naman ako na-donate dyan. Mga kapatid, sa mga panahon na ganun ang ating iniisip, sinasalakay na tayo ni Satanas. Kasi wala tayong kagard-guard. Wala tayong kagard-guard. Pero kapag busy tayo sa gawain ng Panginoon, nandun tayo sa revival, nandun tayo sa pagbabasa ng Bible, nandun tayo sa pananalangin, ay talagang mataas ang guard natin yan. Talagang hindi tayo nagpapabaya. Kung aantok-antok tayo sa pananampalataya, madali lang tayong masasalakay at masasakop ng kaaway. Sabi dito, at yung mga nakatayo na sana sa magandang kalagayan, kung ginamit lang sana nila ng tama ang mahalagang liwanag na nasa kanila, ay nadaig ng kaaway. Yun ang malukot dyan. Yung liwanag, yung salita ng Panginoong Diyos, hindi po natin isinabuhay, hindi po natin ginamit. O, kaya ano nangyari? Makakalagpasan na tayo sa mga pagsubok na ito, pero natangay tayo. Marami ang mga natangay. Dahil sa pagpapabaya sa pananampalataya na ito at hindi pinahalagahan yung liwanag na tinanggap buhat sa Panginoong Diyos. Dapat sanang itinanglaw nila sa mga kaluluwa ng iba ang liwanag ng Diyos na sumilay sa kanila. Dapat sana silang gumawa ng at kumilos ng ayon sa mga sagradong ibinubunyag ng banal na espiritu. At dahil hindi nila ito ginawa, nalugi sila. So yun, nakakalungkot, no? Dapat ibahagi natin yung liwanag ng Panginoong Diyos sa ibang mga tao eh. Kaya lang hindi natin ginagawa o yung iba ginagawa naman. Pero meron din naman na hindi gumagawa ng pagpapalagalap ng mabuting balita sa ibang mga tao. Kaya ano nangyari? Sabi dito eh, yung term ay eh, nalugi sila. Ang ibig sabihin, naging walang saysay yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yun ang naging mitsa, yun yung naging ugat para manghina sa pananampalataya, yung hindi missional minded, yung hindi nagmimisyon sa gawain ng Panginoong Diyos, yun po yung magiging lamat ninyo para tayo ay mag-backslide sa pananampalataya na ito. Totoo po yun. Pero kung ikay lagi nangangaral, ang iniisip mo ay paabutan ng mabuting balita yung mga tao, magiging malaking chance na talagang hindi tayo bibitaw sa pananampalataya na ito at mananatili tayo sa ating Panginoong Diyos na patuloy na sumasamba't naglilingkod. Kaya sabi dito sa Efeso 1:13, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng pangakong Espiritu Santo. Totoo po 'yon. Ano? Kung gusto po natin magkaroon ng tatak ng Espiritu Santo sa ating pong buhay, sa ating pong buhay na ito, kailangan na yung katotohanan, yung po mabuting balita, hindi lamang po natin basta maisabuhay, kundi maibahagi din natin ito sa iba. Isang malaking karangalan po na tayo ay dalawin ng ating Panginoong Diyos. Ang Banal na Espiritu dumadalaw sa atin, pahalagahan po natin yung effort ng ating Panginoong Diyos at wag na wag po tayong bibitaw sa pananampalataya na ito. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Happy Sunday po sa inyo pong lahat. Shoutout po sa mga kapatid po natin dito po sa Nueva Ecija, dyan po sa Cainta, dyan po sa Romblon. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoong Diyos. At salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Pakinggan po natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Tamang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon, panahon na binigay niyo sa amin sa umaga na ito. Kami patuloy makapakinig ng napakagandang mensahe sa amin sa umaga na ito. Kami ay inyong dinadalaw. Kung kami man ay nagkakaroon ng pagkulang, dinadalaw niyo po kami. Kami patuloy na bumalik at magtiwala sa inyo. Dalangin po namin na kami ay inyong palagi samahan na palalahanan, hindi kami mawala sa aming gwardiya saan kami ay makalimot sa inyo. Pagkos patuloy namin kayong kasama upang sa ganun din makapasok ang pagkakataon na ang kalaban ay makapanukso sa amin. Maraming salamat po Ama sa inyong mga biyaya at pagpapala na ang Banal na Espiritu ay patuloy na gumagabay sa amin. At dalangin po namin patuloy na kami ay samahan
Patuloy sa aming pagbabago ng karakter, unti-unting pagbabago ng karakter. Alam namin na Holy Spirit ay patuloy na gumagawa sa amin. Kami ay magtitiwala sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Amin po sinasama sa panalangin sila kapatid na Romney, Kirelia Francisco at ang kanyang family. At ganyan din si sila Olivia Francisco, na nawa po sila ay patuloy na matanggap nila kayo bilang personal at tagapagligtas. Amin din dinadalangin ang kanilang buong pamilya, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan. Ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at ipaalam, ipahatid sa kanila ang inyong pangako. Pangako ng buhay na walang hanggan, pangako ng pag-iingat, pangako ng pagmamahal, pangako ng kaligtasan. Pagkat alam namin na kami ay habang nakikintay sa inyo, ay inyo kaming iingatan at inyo kaming kasamahan ng Holy Spirit sa bawat araw. Maraming salamat po. At gayon din sa panalangin para kina kapatid na Annabel at Henner Canto, na sila ay mga Bible students na po ay patuloy nyo silang bigyan ng kalusugan ng pangatawan, pang-physical at gayon din ang pang-spiritual, na kanilang maunawaan ang kanilang mga narinig sa Bible studies, kanilang maramdaman ang inyong pagmamahal at gayon din tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas at makasama namin sa paghihintay sa inyong nalapit na pagdating at sa pagbabago ng aming karakter. Amin din sinasama sa panalangin ng mga pamilya ni Ate Flor at kanyang lalong higit na kanyang mga apo, kanyang anak at kanyang mga mahal sa buhay, na patuloy sila maging matatag sa kanilang pananampalataya, makaiwas sa mga tukso ng sanlibutan at kahit lalo na ang kanilang mga apo na patuloy nawa sila maging matatag at matatag at hindi matukso ng kahaway. Amin din sinasama sa panalangin ng mga prayer request katulad nila Pastor Nelvin at Ma'am Karin, gayon din sila Brother James and Sister Diane na naghihintay ng kanilang anak. Nawa po ang maipagkaloob niyo po sa kanila ito sa lalong madaling panahon, sa tamang panahon, sa inyong kalooban. Gayon din ang aming mga iba pang kapatiran na may personal prayer request sa mga oras na ito, na nakikinig ngayong mga oras na ito. Amin din patuloy nila lapit sa inyo aming mga panalangin. Bantayan po aming mga kalusugan, ang mga nagpapagaling, ay patuloy niyo po kami palakasin. Gayon din ang mga may problema ang pagpinasal, gabayan po, pansamahan ang aming mga anak buhay. Nawa po kami ay hindi lang makatulong sa aming sarili, bagkus makatulong din naman sa iba. Gamitin niyo po kami sa ministry kung ano ang aming makakaya. Samahan kami ng Holy Spirit upang kami makagawa sa inyong bukirin. Bagkat kami willing kami sumama sa mga manggagawa sa inyong malawak na bukirin. Yan din aming sinasama sa panalangin ng kapatiran na nagkukulang ng tiwala po sa inyo. At sila ay nanghihina, sila po ay matamlay. Nawa po ay sila inyong samahan ng mga banal anghel. Akayin muli pabalik sa tamang daan at pagtitiwala po sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin at patuloy namin hinihiling sa inyo na kami ay samahan sa bawat araw. Kung lahat ay aming dalangin, patawarin po kami sa aming kasalanan nagawa. Sa dalangin namin, alang-alang na lahat sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen.